Chairman Chikoy. Salamat, Chair Jonathan. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa summation. Atin pong tatawagin si Congressman Caloy Zarate para po sa kanyang summation po. Kong Caloy. Isang maalab na pagbati sa ating mga kasamahan sa Kamara, kay Speaker Alan Peter Cayetano, sa ating Majority Leader Martin Romualdez, sa ating Minority Leader Benny Abante, sa ating Chair Chikoy Alvarez ng Committee on Legislative Franchise, Chair Jose Alvarado ng Committee on Good Government, at sa lahat ng ating mga mamamayan, ating mga kababayan na nakasubaybay sa pagdinig ng Kongreso sa usapin ng prangkisa ng ABS-CBN. Mayo 5 po ng kasalukuyang taon nang biglang pinatigil ng National Telecommunications Commission ang pagbo-broadcast ng ABS-CBN. Makaraan ng 10 araw, dumating sa ating kapuluan ang bagyong Ambo. Sinabi po ni Leo Gipalaga ng Artiche Samar na ginutay-gutay ng bagyo. Ito po ang kanyang tinuran. Kayo pa lamang ABS-CBN ang nakarating dito na media. Kahit anong media, wala pang nakapunta dito. Ang kwentong ito ay nauulit hindi lamang 10, hindi lamang 100 o 1,000 beses. Sa loob po ng mahigit na 60 taon, andun na ang ABS-CBN sa lahat ng kalamidad. Sila ay naghahatid ng balita, nangunguna magbigay ng relief and rehabilitation. Ginagamit ang media para makalap, makapangalap ng donasyon para sa mas mabilis na pagbangon ng ating mga kababayang nasalanta. Sa katunayan, mga kasama, nandoon na ang ABS-CBN sa pagsabog ng Mount Pinatubo o sa trahedya ng Yolanda. Kaya kamakailan, nasabi ng isang survivor ng Taal Volcano Eruption sa public service team ng ABS-CBN nung pumunta ito doon sa kanilang lugar, "Alam naming darating kayo." Kaya ito pong Marso 12, pinatupad din sa ating lugar ang community quarantine dahil nga dito sa pandemya ng COVID. Si Reynaldo Alcala, isang taxi driver, ay na-interview ng TV Patrol at naluluha siyang isinaad. Ganito po ang kanyang tinuran. "Magugutom talaga kami pag hindi kami bumabiyahe. Mahirap pag naging mahirap." Marso 19, inilunsad kaagad ng ABS-CBN ang pantawid pag-ibig. Ginamit ang media para manawagan sa private sectors at sa mga lokal na pamahalaan na magtulong-tulong para sa milyon-milyon nating mga kababayan na walang makain dahil hindi na sila makapaghanap buhay. Hindi lamang sa salita at sa balita, ang serbisyo publiko ay ginagawa ng ABS-CBN ng maraming taon na. Tayo pong mga mambabatas, mga kongresista, marahil marami sa atin ay hindi pa ipinanganak. Ang hindi pa ipinanganak, subalit naglilingkod na ang ABS-CBN sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan mahirap. Gayunpaman, pinadayan natin sila sa marahil sa pinakamahabang franchise hearing sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ang ibang nag-a-apply para sa prangkisa, walang kapawis-pawis, kaunting araw o kaunting oras lamang ang nagdaan,
ay meron na silang prangkisa. Pero ang ABS-CBN, inatdaan natin sa butas ng karayom. Subalit, hindi naman ito masama. Ito ay naging pagkakataon para mapatunayan natin na kahit na ang pinakamasusing pagsasala, lumutulutang ang katapatan at ang integridad ng ABS-CBN Network. At hindi lang ito sabi-sabi. Sino ang nagpatutuon ito? Mismong mga ahensya ng gobyerno, ang Department of Justice, ang Bureau of Immigration, ang Securities and Exchange Commission, ang Presidential Commission on Good Government, ang desisyon ng Regional Trial Court, ang Katas-taasang Hukuman, ang Bureau of Internal Revenue, ang PESA, ang COMELEC, at naging ang Department of Labor and Employment. Hinungkat natin halimbawa, nung una, ang citizenship ni Ginoong Gabby Lopez. Mayroong nagbibintang na siya ay hindi Pilipino, kaya hindi maaring maging may-ari ng isang media company. Pero ano po ang sabi ng Department of Justice at ng Bureau of Immigration? Sinabi po nila, si Ginoong Gabby Lopez ay ganap na Pilipino. Pinaliwanag ito ni Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar at ganito po ang kanyang tinuran noong ating pagdinig noong June 5, 2020. Sabi po niya, tungkol sa pagbibigay ng kumpirmasyon sa citizenship ni Mr. Gabby Lopez, hindi ito pamamaraan ng pag-grant o pag-perfect ng citizenship. Dahil siya po ay mayroong magulang, both father and mother, na Filipino citizen. Kaya sa kanyang pagkapanganak, siya isang Filipino citizen. Dagdag pa dito, ito naman ang sinabi ni Justice Assistant Secretary Nicholas T. sa usapin ng partisipasyon ng may sinasabing dual citizenship sa pagmamayari ng mass media. Ano po ang sabi niya? Ganito po. Sinabi niya ito sa ating pagdinig noong June 8, 2020. Quote, "From a legal perspective, it appears that there is no distinction made between pure Filipino and dual citizens when it comes to participation on these activities." Ang pahayag na iyon ay sinang-ayon na naman din ng Commissioner ng Securities and Exchange Commission, si Ginoong Ipayro Luis Amato. At ang sabi niya, sa pagdinig na ginawa rin natin noong June 8, 2020, sabi po niya, and I quote, "Our interpretation of the dual citizenship law has been similar to that of the Department of Justice. A dual citizen is 100% Filipino." Sinabi rin ito ng legal department ng Securities and Exchange Commission na pwedeng maging may-ari si Ginoong Gabby Lopez ng isang media company. Sa madaling salita po, mga kasama, mga kababayan, walang pagkakasala. Sinabi din ng Securities and Exchange Commission sa usapin naman ng pagbibenta ng ABS-CBN ng Philippine Depositary Receipts or PDR na itong araw ay sa alinsunod sa ating mga batas. Kaya muli, walang pagkakasala. Ganito ang naging pahayag ni SEC Commissioner Amatong, and I quote, "At the time when the PDRs were issued in 1999 and registered with the Securities and Exchange Commission, the prevailing view at that time was that the PDRs do not reflect transfer of ownership to foreigners." Close quote. Sinabi po niya ito sa ating pagdinig noong ika-11 ng Hunyo 2020. Sumunod naman po, madaming kumalat na fake news na nagsasabing ang ABS-CBN daw ay hindi nagbabayad ng buwis. Pero ano po ang sabi ng BIR? Malinaw po ang sinabi ng mga kinatawan ng BIR nung andito sa ating pagdinig. Ang ABS-CBN ay palaging bayad sa buwis. Katunayan, ito ay isa sa pinakamalaking taxpayers ng Pilipinas. Sinabi rin ng PESA, walang tax shield na ginawa ang ABS-CBN. Ganito po ang tinuran ni Ginoong Manuel Mapoy, ang BIR Assistant Commissioner for Large Taxpayer Service
noong ating ginawang pagdinig noong unang araw ng Hulyo sa kasalukuyang taon. Ano po ang sinabi niya? And I quote, ABS-CBN Corporation is regularly paying taxes for the past years. Ang total payment po ng ABS-CBN from 2016 to 2019 ay inabot ng 15,382,423,364.16. Close quote. Muli, mga kasama, mga kapwa kong mambabatas, mga kababayan, walang pagkakasala sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Sumunod naman, ang mga pasilidad ng ABS-CBN ay kinuha sa kanila ng pamahalaan noong batas militar at ginamit ng pribadong kampanya nang hindi nagbabayad ng sapat na renta. Ang sabi ng Presidential Commission on Good Government, ang isang desisyon ng Regional Trial Court at maging desisyon ng ating Korte Suprema, ang ABS-CBN ay nararapat lang na maibalik sa mga pamilyang Lopez. Muli, naging ganito ang naging pahayag o testimonya ni Justice Assistant Secretary T sa ating pagdinig na ginawa noong June 18, 2020. Sinabi po niya, open quote, takeover is limited only to possession and does not include ownership of ABS-CBN. Close quote. Kaya malinaw po, muli walang pagkakasala na maibalik ang ABS-CBN sa pamilya ng mga Lopez na kinuha sa kanila noong batas militar. Sumunod na usapin, sinabi ng COMELEC na ang ABS-CBN ay walang nilabag na election laws. Walang nilabag. Kaya muli po, walang pagkakasala. Sa usapin naman ng trabaho, totoo na ang ABS-CBN ay nagkaroon ng labor cases. Pero ang DOLE na mismo ang nagsabi, karaniwan sa mga malalaking kumpanya ang magkaroon ng labor cases. Ang sabi ng DOLE, ang ABS-CBN ay laging nagbibigay ng kooperasyon sa proseso ng paglilinaw sa labor cases at laging sumusunod sa inuutos ng batas. Sa katunayan, dito sa ating pagdinig nitong mga nakaraang mga araw, napag-alaman din natin na ang nagbibigay din ng mga benepisyo ang ABS-CBN on top of the statutory benefits na nakalagay sa ating mga batas. Kaya muli, sa usaping ito, walang pagkakasala na napatunayan. Mga kapwa kong mambabatas, mga kasama, mga kababayan, nagsalita na ang mga siyang may pangunahing jurisdiksyon sa mga issues at usaping ibinabato sa ABS-CBN. Sa ilalim po ng Primary Jurisdiction Doctrine, agencies charged with particular regulatory duties are accorded respect on issues within their special competence. Kaya nga ang mga korte, kahit pwede pa nilang pagdesisyonan ang isang bagay, ay hindi nila ito ginagawa habang ang isang usapin ay nasa kamay na o nasa jurisdiksyon na ng isang administrative or regulatory agency. Kaya malinaw po ang binanggit ng mga inibitahan nating mga resource persons sa iba't ibang regulatory agencies, walang napatunayang pagkakasala ang ABS-CBN. Muli, matapos ang napakaraming bintang, uulitin ko, walang napatunayan na pagkakasala ang ABS-CBN. Sa halip, nakita natin ang kanyang pakinabang sa bayan bilang tagapaglingkod. Sinabi din ng milyong-milyong Pilipino na ang ABS-CBN ang pinagkukunan nila, hindi lamang ng impormasyon at aliw o balita, kundi pati na rin ng aral at inspirasyon. Noong ang ABS-CBN ay pinasara ng National Telecommunications Commission, kahit na nangako ang NTC sa kapulungang ito na hindi nila isasara ang ABS-CBN habang tuloy-tuloy na dinidinig ng kapulungang ito ang prangkisa nila, ano po ang nangyari noong Mayo 5? Nakita natin sa mga viral videos na may mga taong minartilyo pa nga
ang kanilang TV. Sa pagkakataong ito, tingnan po natin itong video na ito na ikita. Okay, nakapunta ka na. Operation Channel 2 in the service of the Filipino. Wala po kaming nilibag na batas at nangangako po kami na patuloy kami magsusumik na maging mas mabuting kumpanya. Dito sa ABS-CBN po, it's not just a job, it is a calling in the service of the Philippines. Labis na sinusubok ang katatagan ng ating pamilya, ang dating mga ngiti na kalitan ng mga luha. Ba't hindi ka naiyak? Wala ka ng mapanood, wala ka ng balita. Talagang nakakalungkot ang TSC. Huwag na pinutubog at tumutubog ng lakas ng isusunod para kung makapagpapay ng buro sa sarili. So hard to accept kasi ito lang ang aming libangan. Sini mo, kaso ngayon, libangan niyo. Tsak na yung bibiglas mo. Tayo na lang magbukas ulit. Lumuha ko, gusto na ba yung libang hindi na lang kawawala? Ano ba? Alam. Wala na. Hindi lahat kasi ng galing dito malinaw. Kaya kailangan i-sigil talaga. Wala kami talaga magpagkuha na ng information. Sa nakita po natin sa maiksing video na yan,
ang matinding reaksyon ng ating mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ng mundo.